All right, good evening and welcome to Millennial Mondays brought to you by Peraptical. So my name is Arnick, and just like a lot of other millennials out there, I am finding my way through my finances. And tulad ng marami dyan, marami rin akong katanungan. So in this show, we will tackle different millennial takes and other financial misconceptions as our advocate tito, Mr. Armand Benko, will demystify through us and just explain to us kung ano yung mga kailangan nating mas maintindihan and his own views about it. So si Tito Armand, for the past 17 years, you have been teaching financial literacy sa iba-ibang mga programa sa TV, radio, social media, and a lot of people have seen you throughout these shows. How is Peraptical different sa mga ibang programa na to? Well, it was initiated by people who are close to me, more than ever. Dati, only friends or associates get me to share the advocacy, financial literacy advocacy. Ngayon, people close to my heart, someone who I've known for 26, 27 years, pareho, hindi mo na-introduce, my nephew, si Raf Tan, and of course, Arnick. No? So, and the reason why I agreed and wanted to do this is plainly because it's with people that are close to me, that I can really say I care. So pipilitin na hanggat maaari, tama, napapanahon, nababagay, yung mabibigay na advice, kung advice man at something to learn, ang mabibigay ko. Unlike sa iba, sa TV, sa radio, very technical, or for the general public, the hell do I care kung sumunod sila o hindi. Dito, talagang makabuluhun, ano yun? Makabuluhan. Bulunan? Hindi, makabulu... Unan ako, makabuluhan yung mababahagi ko because more than the ilan na ba nanonood dito sa Facebook, o mga 6,000 na ang nanonood sa Facebook Live, I hope I can impart something meaningful to you guys, and of course to your generation, the millennials, as you aptly called your program. So besides your nephew Raf and me and the other millennials, for the other millennials, ano yung mga nakita mo or na-observe mo sa mga millennials nowadays in terms of finances? Meron ba? Like, sa mga meron mo nagko-consult sa'yo or like nagsisik ng financial advice? Like, ano yung mga nakikita mong meron in common sa mga millennials financially? Well, when I was your age, when I was millennial age, pero hindi millennial ang tawag sa amin noon, ang concentration lang isang parte ng managing personal finances, and that is sana maganda o malaki ang kita mo, earning mo, income mo, tapos nakokontrol mo expenses mo, meron kang ipon. Ngayon, probably thanks to technology, thanks to the concept of financial literacy, mga bata ngayon o millennials are aware already. Dati kasi, for people my age, noon kailangan lang kumita, kumita, kumita. Mag-aral ka mabuti, galingan mo, yung iba sumipsip sa boss, and all, para maganda ang earning income opportunities sa'yo, okay ka na. Ngayon, it's good to note, ako hindi ako naniniwala millennials are magastos, mahirap ang future, those acronyms, FOMO, YOLO, meron naman mga kadikit yun na wala sa amin, sa generation namin. Katulad ng mga age nyo, sa marami kong nakasalamuha, not necessarily you guys, marami kong nakasalamuha, your age. May mentalidad na change the world, improve the world, di ba? Ako noon, wala. Probably because I have kids to rear up, to bring up in this world.
concerned lang ako na to bring food to the table and prepare for the kids. Ngayon, millennials are very much aware, primarily thanks to technology. No? Ang kulang lang siguro, if meron akong mababanggit na kulang, mm-hmm. the important currency ngayon, kanina sinasabi ko lang sa isang forum, maging sa millennial or sa mga tao ngayon, adults in general, mm-hmm. or bata, even the teenagers, the most important currency ngayon at because of this COVID-19 pandemic is focus and concentration. I've told you that in our small powwows. Mm-hmm. Individual, bata, matanda, millennial, or pa-retire na, or currently nagtatrabaho, or negosyante, yung maayos at magaling, maka-focus and concentrate. Dahil sa daming distraction, yun yung lalamang sa pera, sa relationships, sa physical life. So I think yes, importante ang pera, importante health, pero the mindset of able to concentrate and focus, yes, very very important. Agree. So for all the viewers, if you have any questions or comments, please leave them down below. We'll have Tito Armand gladly answer your questions, and you never know, baka magpamigay pa siya as he's widely famous for. So for tonight, we have a millennial just like me, very close to me, kasi pinsan ko siya. And just like me, as I mentioned, marami rin siyang mga tanong. So Raf, tell us about yourself and what you have to ask to Tito Armand. Hi guys, for everyone who's viewing right now, who's watching us right now, thank you very much. So I'm Raf. I own a hostel here in La Union. We've been operating for almost 2 years. Now, in the travel industry kasi, usually yung mga nagta-travel, mga millennials yan eh. So mostly, mm-hmm. mga hostels here, mga establishments here, ang main market is yung mga millennials. Now, that said, whenever I see them here sa Hillside, lagi kong na-overhear eh, na parang buti na lang nakapag-hipid tayo, na buti na lang nakapag-save up tayo for this trip, or they would say out loud na parang, yo, mga 1 year na tayo nag-iipon for this. Ayun, Tito Armand, na question ko, porket ba nagtitipid? Porket ba nagtitipid ka? Does that mean na financially stable ka? Definitely not, no? Kung noon sinabi ko lang you earn enough, you control your spending, okay ka na, meron kang natitira. Mm-hmm. Okay na, parang hindi ka naman financially well off, but you're somehow stable. Mm-hmm. If you are earning more than your spending, or other way around, you're spending less than what you're earning. Mm-hmm. Ngayon kasi, because of ang daming nangyayari, managing personal finances does not stop on earning and saving alone and controlling your spending. Mm-hmm. Very much part of it is planning and yes. investing. Okay. Sabi ng mga namimiloso po, planning, hindi, wala namang kasiguraduhan tomorrow. Mm-hmm. Same time 3 months ago, we would not have thought about this quarantine shit, di ba? Nobody expected the pandemic to come and to affect us. Yun pa pala ang isang kakaiba kung bakit gusto ko itong practical at nagpaalam naman ako sa inyong dalawa. Siyempre, pag sa TV, sa radio, may MTRCB, sa ibang media dahil hindi naman ako may control, at least ito, kamag-anak ko yung may control, I'm only 99% of who I am. So I'm a very foul-mouthed guy. My son knows that. Palamura ako. But I hope you will not mind our audience na malaki naman lang ang na-control ko compared to what? 20 years ago compared to now. Dati every phrase merong mura. Ngayon medyo nababawasan na. So pardon me na may nabanggit yata akong salita kanina. Pero what the fuck? Diba? What the fuck? That's what you guys say. Internet, it's...
Your question, saving is not enough. You have mm-hmm. to grow that saving. Mm-hmm. Miski na ngayon pinaramdam ng COVID-19 pandemic yung cash is king, parang mm-hmm. sinasabi nila, oh, ano ngayon ang investment mo? Hindi ka liquid. O, paano mm-hmm. ngayon? Paano ka mag-grocery? Yung pera mo nasa stocks, bagsak ang stock market, paano mo ilalabas? Ayaw mong ilabas. Still, merong kailangan perang nagpapalago, gagamitin mo after 3 years, 5 years, at meron ka ring cash on hand, mm-hmm. emergency fund, at cash reserves. Iba yung pera pang investment. So, kailangan merong kanong apat na yon. Ngayon, if I can just share, no, maganda yung kay, yes, kay Raf, Millennials, just exchange high fives, buti na lang nakapag-ipon, disiplinado tayo, hindi tayo natukso, na one gimmick in Manila, in one chugs-chugs place, eh, hindi natin ginalaw yung ipon natin, nakatuloy-tuloy, na tuloy natin itong LU, La Union trip natin. Yung pag-i-invest, you know, ito pang gusto ko sa practical and the appropriate name, no? We want to be practical about money. Money is just a tool, a medium of exchange. Dapat yan ginagastos. Pag inipon mo yan, pag inipon mo, kailangan alam mo kung kailan at bakit mo gagastosin. Pero, kailangan gastosin. Investing is not just putting money and making it grow. Eh, pag lumago na, anong gagawin mo? Ano bang magandang negosyo? Eh, hindi mo pa rin ginagamit yung final use. Kaya, ito, kaya gusto ko yung practical. How can we buy our wants? Basta hindi illegal, hindi immoral yung wants nyo, yung luho nyo. We should be practical with our money, be practical para makuha natin yung mga inaasam-asam natin sa buhay. Bakasyon, gadgets, auto, whatever. I guess ultimately naman, di ba, like when people are trying to save, they're always thinking na, ah, magsisave ako ng this amount para makuha ko tong gusto kong at the end of the line is something that I want to have. Sana. Kasi my generation, yes, yung kakausap ko sa dami, I've done 1,000 talks through the years. No? Past 17 years. More than 1,000 talks. Pag tinatanong ko ang mga kasing edad ko o mas matanda pa, o ba't kayo nag-i-invest? Ba't yung gusto pumasok sa mutual funds o sa stock market? Para kumita? Eh syempre, nag-aanap ka ba ng investment para malugi? pag kumita, anong gagawin mo? Anong gagawin mo sa pera? Saka ako naiisipin. Yan ang pinakakulang na kulang. Not mali. Kulang na kulang sa isang nag-i-invest. Yes. I yung pamilya natin, alam niyo naman, we didn't come from a family na asyendero o malalaking mga negosyo. Si Ralph pa lang ang mag-uumpisang maging magnet sa angkan, ano, sa at a young age nag-umpisa magnegosyo. Lahat tayo, we've become professionals, empleyado. Ang hirap yumaman kapag empleyado. So late in the game ko na lang na realize pag nag-iinvest ako, ito pang gadgets ng mga anak ko. Mm-hmm. So kung itong nilagyan ko ng investment, specifically mutual fund, in that particular year maganda ang kita, kukunin kayong kita. O kids, anong gadget gusto nyo? May end use yung investment. Kadalasan kasi, I don't know with millennials, I hope not, sa my generation, kailangan ko mag-invest because sabi, kailangan ko mag-invest. No, kailangan mong mag-invest for a purpose that you want to spend on later on. May it be a want or a need, basta hindi illegal, hindi immoral, dapat mabili mo yan. Pinaghirapan mo yan eh. Dinelay mo na nga eh. Tapos hindi yung pag lumago na, saan ko kaya lalagay? Diba? Every 5 years, your investment should be rewarding you. The past 5 years, it's not so rewarding. Yeah. Previous 5 years, it was rewarding. So imagine kung panay-invest ka lang, walang malinaw na panay-ipon ka lang, wala kang malinaw na paggagamitan at a particular time, napakasayang. So parang practically the past 10 years, you're back to zero. Back to zero, lalo na nangyaring ngayon. Yeah, lalo na sa nangyaring ngayon. So,
Kung ano yung stock market. End of mind, saan gagamitin, kailangan gastusin ng pera. So, you mentioned kanina about planning. Yeah. Ang mga nakalagay ba dito, ano lang, budgeting lang ba to? Or anong klaseng planning pa ba besides dun sa plano kung saan gagastusin? Meron pa bang, like, kasi nakikita ko, marami ako nababasa na itong budgeting technique na to or like itong mga technique na to para mas lumago yung pera or mas matabi yung pera. Like, what's your view on budgeting? Budgeting is para sa akin na ano yung opposite ng underestimate, hindi overestimate. Masyadong overrated yung term na budgeting. Budgeting simply means, anong date ngayon? May 11? Yeah. Budgeting simply means, alam mo na gastos mo mula May 1 hanggang May 11 ng 9 o'clock ng gabi. At dahil sa budgeting, alam mo ang gagastosin mo mula May 12 hanggang May 31. Yun lang ang budgeting. Masyadong pinapakomplicate, akala mahirap. Akala mahirap yung budgeting kasi sabi nila, ang dami kong paggagastosan, ang konti ng pera ko, ang hirap mag-budget, paano ko pagkakasya? Hindi yung budgeting. Ang budgeting lang, alam mo kung ano ang money in mo, alam mo money out mo. Kaya hindi siya ang integral part o malaking parte ng planning. Ang planning yung tipong mag-iipon ako ng 50 pesos a day. O, kaya nyo ba yun, millennials? 50 pesos a day. Pwede. Tapos itong 50 pesos a day na to, sa isang taon, mga 18,000 yon. Hindi ko pa ini-invest. Once a year lang ako nag-i-invest 18,000. Para in 15 years, meron akong 8,300 pesos na pang gimmick every month. Di ba medyo malaki na yung 8,000? Ilang beer na yon? Ilang gabi na yon sa inyo, Raf? Ilang bucket na yon? No. Actually, diba? Sobra-sobra pa. Magkano ang isang overnight sa LU, La Union? Mga 800 to 1,000. 800 to 1,000, yung chichibugin ko, yung iinumin ko, siguro gastos ako ng 8,000. Yes. Eh kung nag-ipon ako 50 pesos a day, bata pa ako ngayon, 25 ako, pagdating ko ng 40, meron akong 8,000 a month. For the next 15 years, pang gimmick ko lang. That's coming from 50 pesos a day or 1,500 a month. Pang-gimmick ko. Iipunin ko ngayon, may delayed gratification ako. Yeah, kind of boring, kind of nerdy. But damn, I would know. Pagdating, I'm 25 now. Pagdating ko ng 40, may pang-gimmick ako, 8,300. O huwag munang mamiloso ko ha. Eh, because of inflation, cost of money, baka maliit na lang yung 8,300 a month. Pagdating ko ng 40, 25 ako ngayon. Well, something is better than nothing. Meron kang 8,300 a month na pang-gimmick compared to wala o compared to uutangin mo para sa gimmick mo na hindi mo pinagandaan. And practically 8,000 of free rain. 8,000 a month. Yeah. Coming from 1,500 a month na ipon. Eh meron pa akong isang 1,500 a month. Kaya ko pa. Ang total kaya kong ipunin, 3,000 a month eh. Millennial ako, sumisweldo kong 20 mil ngayon, nakatira pa ako sa magulang ko. Hindi pa ako nag-contribute sa bahay. Ipon ako, 3,000. Yung 1,500, pang-gimmick ko. Yung 1,500, pambili ko ng auto. Pambili ko ng pang-down payment sa condo. Or, bakasyon naman ako, Europe. Buwan-buwan na ako nasa La Union eh. Bakasyon naman ako, Europe. Target of about, how much? 300 to 500,000 for a European trip. Meet some white leghorns or whatever. So, parang matter of perspective lang yan, no? Kasi parang people fail to see, ang nakikita ko, parang people fail to see yung impact ng, for example, isang piso eh. What more kung 20 pesos? What more kung 50 pesos? If araw-araw mo ipunin, di ba? Ito, Raph. Yeah. We both smoke, di ba? We both smoke. Yeah. Can you say that on air? With, yeah. Pwede. 1,728 million 6,000 views, pwede, viewers. Pwede. Oh, nag-iossi ako. When I buy a cigarette, when I buy a cigarette, yes, 150 pesos a pack, para madali ang kwentahan.
dapat kaya kong mag-ipon 150 pesos a day. Mm-hmm. I'm not saying I will cut my smoking. Yeah, yeah. Cut my vice. Mm-hmm. Of course, do not follow that. Cut your vices. Stop smoking, everyone. Stop smoking. But, stop. Whatever pang gimmick ko, dapat may katapat yon na ipon ko. Uh-huh. Otherwise, Arnick knows it. Sa bahay, it's either I'm filthy rich or I'm dirt poor. I'm dirt poor at a particular day because I did not save the previous year. At that particular time. So, sometimes I'm filthy rich. Arnick just says, I want this. Let's go get it because of what I did the previous. Yeah. Tsaka, what you said, no, Tito Arman, so importante talaga mag-invest, di ba? And madaming, I'm sure, sa mga succeeding episodes, madami tayong pag-uusapan ng mga investment schemes or vehicles, di ba? May request sa'yo, di ba? Yeah. Ngayon, lagi kong narinig sa mga friends ko or yung mga contemporaries ko. Kasi ako, sobrang kong hilig magbasa ng mga businesses, eh. Mga business ideas, mga opportunities. Parang I always love thinking out loud din na parang siguro okay to if ganito or siguro okay to pag ganyan, 'di ba? Ang lagi kong naririnig na feedback is mahirap mag-invest into something kasi wala, kasi hindi ka mayaman. Kasi Raf, kaya mo mag-isip na ganyan kasi mayaman ka, eh. Which for me hindi tama. So, para sa mga nanonood, anong masasabi nyo, Tito Arman, sa mga taong merong ganung mindset na mayaman lang ang pwede mag-invest into something? I was fortunate to have done financial literacy to different sectors of society. And one of the isa sa pinaka-meaningful na financial literacy na nagawa ko is doon sa District 2 of Quezon City, Barangay Payatas, Barangay Bagong Silang, Barangay Commonwealth. Ito ang mga pinakamalaking barangay sa Pilipinas. Pinakamalaking barangay sa Pilipinas. So in a rural, in an urban area, pero daig pa ang rural sa pananaw nila, sa kahirapan nila. Pero doon sa mga ganung area, sabihin na natin, mga squatter area, mga squawking, nakapunta na rin ako ng ano yung sa Tondo, Manila? Parola compound, tsaka yung mga malapit dun sa pier, no? Baseco. Ah, yeah. Mga talagang masang-masa o talagang urban poor, no? Sa informal study that I have done with them, 30% to 50% ng gamit nila sa bahay, hindi nila kailangan, hindi nila ginagamit. And yet, ginastosan nila para bilhin. Would you believe sa squatter area, meron pangatlo na TV? Akala, pangatlo, ibig sabihin, may TV doon sa parang sala, living room area nila, tapos may kortina kortina lang nakatakip, merong pangalawang TV. Doon sa baba, basement, pero talaga yung tambakan lang nila yon, meron na naman TV. Can you believe that? Yung iba, magnanakaw ng kuryente, naglalagay pa ng aircon. Ang point ko, Paseco? Paseco, tang ina, may aircon unit. Can you fucking believe that? Yeah. Tang ina, may aircon. Sa squatter area. May cable pa. Yeah. Putang ina. Oh yeah. And then, ano ang mga malakas na regular na gastusin doon? Siyempre, yung alam natin, di ba? Toma, Yossi. Puta, may spakol pa. Putang ina. Where do they bring their money? Eh, kitang-kita na lang, di ba, sa news na nakikita natin. Binigyan ng yung social amelioration program ng government, 6,500. Tambay ako, eh. Tangina, dahil bawat household, bigyan ako ng pera. Ang dami sa balita, di ba? Pinaminom, pinambili ng droga, anak ng puta. What does that tell you, di ba?
What does that tell you? Yung tanong mo na pangmayaman lang kasi walang masyadong pera pang invest, pigil na nga eh. Tipid na, higpit ang sintron. It's not true. Ano pang pinagkaiba? Sa squatter area, anong reklamo nila? Hindi na nga ho kami makakain ng tatlong beses isang araw. Yung mga mayayaman, ilang beses kung paano kung kumain sa isang araw? Dahil meron silang alam nitong fasting diet, di ba? Intermittent fasting. Intermittent fasting. Di ba? Kakain dalawang beses lang sa isang araw. Or yung iba, 6 times kakain. Pero konti-konti lang. Mm-hmm. Di ba? At hindi 6 times yung gastos. Mm-hmm. My point is, lahat ng perang lumalabas, ginagastos, nakokontrol yan ng tao. Wala sa batas, wala sa company policies, manual ng kahit anong kumpanya, wala sa Biblia kung paano tayo gumastos. Tayo ang gagastos. So kung meron tayong tinabi, meron tayong tinipid, at pinang-invest natin, yun yung sagot ko dun sa tanong mo. In a bigger, profound words, I read somewhere, no one is too rich not to share. No one is too rich not to care, and no one is too poor not to share. In the same breath, no one is too poor para hindi ako makapag-save and invest. 50 pesos a day nga eh. Magkano ang MP Lite? Magkano Red Horse? Kaya nga ho kami nagtitipid na ngayon eh. Red Horse na iniinom namin, hindi San Mig Light, para may amat kagad. Eh pero nakakadalawa sila. Tatlo. Magkano yun? 150? 120? Eh 50 pesos a day nga lang yung example ko kanina eh. 18,000 a year yun. Mutual fund investor ka na nun. Nag-i-invest ka na sa capital market. Tangina, pwede ka na sumali sa cryptocurrency. 1,000 pesos lang eh. Oh. Di ba? So, hindi ko dine-deny hirap ang buhay. Pero don't give me the bullshit also that wala na ako maiipon, wala na ako mapapalago. Lalo na, hindi mo masabi sa akin saan napunta ang pera mo May 1 to 11 at magkano ang gagastusin mo May 12 to May 31. Wala kang karapatan sabihin na hirap na ako mag-ipon. Ni hindi mo malaman kung nasaan ang pera mo eh. Ni hindi mo nga masundan eh. So, siguro dahil ibang Arman Benko yung nakikita na larito, kaya 5,000 lang ang viewers natin. Sa kabilang forum, nakaka 400, 300. Well, guess what? Dahil uminit ang ulo ko, kung sino magpo-post ng comment nga, sa practical at shinare nyo, ha? Kayo ang mga unang bibigyan ng practical merchandise. T-shirt, PPE, cap. Kayo ang mga una. So, kung sino man ang magko-comment sa Facebook Live at shinare sa Facebook wall nyo, practical merchandise, kayo ang mga unang bibigyan. Well, for all the viewers there, share, comment, and you will get, as Tito Arman says, the first practical merchandise that we will come out with in the foreseeable future. So, in year 2023, lalabas na yung mga practical merchandise. Malapit na. So, Tito Arman, thank you for your insights today. So, that's all our questions for tonight. We didn't have any questions in the comments, but please do, if you have any questions, let us know. Comment down below. And mga topics na gusto nilang pag-usapan. Or any topics, financial questions, or even life questions na. Yung sa utang, hindi natin pag-usapan ha? Yung utang? Sa susunod. So, in the next... marami pang araw para doon. So, in the next... Handa pa naman ako, 48 slides yung hinanda ko. Naku, walang oras mo talaga. So, for all the viewers, thank you for tuning in. We will be live every Monday.
And if you have any questions or if you want to join the show, just please send us a message. We'll have you here on the show. We'll gladly answer all your questions. Tito Armand is here to guide us. So follow us on Instagram @Practical and subscribe to our YouTube channel. And thank you. Good night.